Gusto mo bang bumilis or mas mapabilis ang iyong data connection or wifi connection ng iyong cellphone? O kung hindi man, eh mabilis nga pero mabagal naman pagdating sa ibang apps or sa ibang browser mga lods. So today, isa ating susolusyonan ngayon yan. So panoorin nyo lang itong video tutorial mga lods. Hey, what's up sa inyo mga lods? Good day, good evening. Kamusta kayo lahat? JTV here. So yun, may panibagong naman tayong isi-share para sa inyo mga lods na para mas mapabilis ng ating data connection or wifi connection ng ating cellphone. So mabilis ang tutorial lang ito mga lods. So first step is punta lang tayo sa ating phone settings mga lods. Phone settings. Then after phone settings, hanapin natin yung connection and sharing. So maaring mag-vary na depende sa ating operating system or sa cellphone yung magiging pangalan o magiging steps. Basta hanapin lang natin yung connection sharing. Then private DNS mga lods. Or kung hindi man, kung hindi nyo mahahanap yung connection sharing, type nyo lang dito sa search settings yung type nyo lang DNS. Then click search. Then click natin yung private DNS mga lods na. Then click natin yung private DNS provider host name. So bago pala tayo mag-start mga lods na, mag-speed test muna tayo kung magkakaroon siya ng improvement sa ating pagdating sa internet connection mga lods. So off ko muna na dito. So delete muna natin. Turn off and save. So mag-run muna tayo ng ating speed test. By the way mga lods, naka-validate ako ng talk and text 449. So speed test muna tayo. So gagamitin natin smart communications Cebu City na server. And click lang natin yung go. Nasa 26 Mbps, then upload niya is nasa 35 Mbps, 41. The way mga lods, gamit ko is a Black Mamba modem. Okay, balik tayo dun sa DNS mga lods, private DNS. Then click natin yung private DNS provider hostname. Then type natin yung P2, bali small caps ang lahat mga lods na, p2.freedns.controlled.com. then after nyo matype mga lods, double check nyo lang kung tama ba yung spelling or hindi naman, kung pareho dito sa ginawa ko dito. Then after that, save. Click save lang natin. Then back lang natin. Makita natin dito na sa private DNS, makita na natin yung ating ginawang DNS, yung which is yung p2.freedns.controlled.com. Then balik tayo sa speed test para makapag-test ulit tayo kung may improvement ba. Then test again.
So yun no, kanina mga lods, yung bago tayo naglagay ng DNS is nasa 27 Mbps lang yung ating download speed, and nasa 40 Mbps lang ang ating upload speed. So after na maglagay natin ng DNS, which is yung freedns.control.com, yung ating naging speed test result is 33.3 in download speed, and yung upload speed is 42.1 mga lods. So nagkaroon siya ng improvement. Then by the way mga lods, na doon din pala sa sinasabi ko na mabilis nga yung mataas nga yung speed test natin, then pagdating naman sa ibang apps is which is mabagal lalo sa mga browsing. So yung ginawa natin na private DNS, magkakaroon siya ng improvement, no? So yun lamang mga lods, I hope nakatulong, and sana sa mga hindi pa nakasubscribe, paki-click yung ating subscribe button, and paki-share na rin ang ating video sa mga lods. Then thank you so much sa panonood. Peace out.